Hello mga kamamshi, tara samahan niyo akong gumawa ng lemon cucumber iced tea. Gamit po ako ng dalawang lemon, dalawang cucumber at dalawang bag ng tea po na black tea. Lang natin na yung black tea natin sa hot water and set aside po. And then yung isang piraso po ng cucumber, hiniwa ko lang po siya ng pa cubes and then i-blend po natin siya kasama po ang extracted natin na 1 piece of lemon and then 1 cup of sugar, 1 glass of water and blend na po natin siya. If meron po kayong honey sa bahay nyo, much better po honey yan. Gamitin nyo as a sweetener po para sa ating cucumber lemon iced tea juice. Ayan po, blend lang po natin ng maayos ang ating cucumber with the lemon juice and sugar. Ayan po, so after blending, ibuhos na natin siya sa ating pichel. After po natin ibuhos ang ating blender na lemon and cucumber, ibuhos na din natin ang ating tea kanina na sinet aside po natin. And then, naghiwa na din po ako ng dalawang slice ng lemon and apat na slice ng cucumber ating garnish. And ayan, naka-ready na po ang aking glass with ice cubes. And then, subukan na natin inumin. Try na natin ang ating healthy one, cucumber juice. And syempre po, kung may healthy lemon cucumber juice, meron din po tayong healthy ulam na ihahanda. So, magluluto po ako ng broccoli with chicken and with the simply na gravy mix. And tara po, samahan niyo akong magluto po nitong healthy ulam natin for today. Ayan po yung ating broccoli. Hiniwa ko lang po siya ng maliliit. Palapad po. Ayan, after po natin siyang hiwain, hugasan lang po natin maigi at ibabad sa water na may konting salt. But ayan, so para kumpleto ng ating meal for the day, syempre dapat kung may ulam na gulay, vegetable, syempre meron din tayong fruits na ready. So, ito ang ating sweet langkita and of course, banana and dragon fruit, my favorite. At gumawa na rin ako ng sandwich kasi yung kids ko, gusto din nila ng sandwich. So, we gonna have a heavy breakfast meal for the day. Sa kabilang banda po, i-ready na natin ang ating mga ricados for our broccoli recipe. So, ayan, hiniwa ko lang din po ng pa-cubes ang ating onion. So, gumamit po ako ng tatlong bilog na itong red onion po natin. And then, hiwa po natin ng pa-cubes. And of course, hiwa din po natin ang pa-cubes ang ating chicken breast. Ayan. So, pinili ko po ang chicken breast na pangsahog natin sa ating chicken broccoli recipe kasi ang chicken breast kasi mas malaman po siya kaya mas masarap po ang chicken breast. Okay, so malapit na tayong mag-umpisa. Ayan, hiwa-hiwa muna natin na into pa-cubes ang ating chicken breast. Then after neto, luto-luto na.
At ayan po mga kamamshi, natapos na rin tayong maghiwa. Ready na natin ang ating kawali at magbuhos ng konting-konting mantika na tamang-tama lang po maluto ang ating red onion. Then po, ayan, painitin lang po natin ang ating mantika sa kawali. And then kapag mainit na po ang ating mantika sa kawali, ibuhos na natin ang ating red onion. And then isatay lang po natin ng saglit until brownie siya konti, ganun. At kapag po brown na ang ating red onion, i-follow na natin ang ating chicken breast sa pag-saute. And then, lagyan na natin ng konting salt lang po. Ayan. And then, saute, and mix. Hanggang mag-brown din ang ating chicken breast. Sige po, mga kamamshi. Sige, halo-haloin lang po natin ang ating chicken breast until mag-brown din po siya. Tingnan. And then, partially cooked na po. Bago natin po isunod ang ating broccoli. Ayan. So, nilaglag ko na po ang ating broccoli po, mga kamamshi. And repeat lang po natin yung ginawa natin. Halo lang po. And then, until mag-brown din po siya. At pagkatapos po natin yan, isaute ang ating chicken, onion, and then broccoli. Atin po siyang isi-set aside po, mga kamamshi. And ayan na po mga kamamshi, kumulo na po siya and partially cooked na po siya. So mix lang po natin saglit, mga 2 minutes, mix. And then po maya maya atin na po siyang isi-set aside. Ilagay natin siya sa clean bowl. Ayan po, set aside muna natin siya. Ayan, after iset aside itong ating gulay, same pan lang din po. Ayan, stir margarine. Atin lang tunawin sa same pan na pinaglutuan natin ang ating gulay and chicken. Ayan, tunawin natin ang margarine. And then next natin, iluto ang ating pang gravy. So, nagay ko po yung sugar, 1 cup of sugar, 1/2 cup of soy sauce, and then 1/2 cup of flour din po, harina. Ayan, mix everything po until matunaw po siya. Ayan, mix po natin ang ating gravy. And then add po 1 glass of water, 1 cup of water. And then i-mix lang po natin ang maayos ang ating mixture para hindi po siya magbuubo. Ayan. Ayan po, finish ng ating gravy. So, inulog ko na po ang ating partially cooked na chicken breast and broccoli. Ayan, mix everything lang po. So, ang aking gravy, sobrang napakadami than my gulay and my chicken breast. You know? And then, add po natin ang ating sliced mushroom. Yung jolly sliced mushroom ang aking dinagdag dito. So, ayan po. So, pakuluin lang po natin siya. And then after, pwede na po natin siyang tikman. Or, tikiman time na. Tara na, kumain.
Yan na nga po. Kumulo na siya. Mix lang po natin konti. And then, ilagay na natin sa ating bowl. Oh my gosh, ang sarap. Mag-gravy siya. Ang sarap talaga. Tignan. Oh, ayan. Kakain na tayo, mga kamamshi. Sa aking chicken broccoli recipe. Ayan, napakasarap. At ayan na ang kanin ko. Nilagyan ko na ng ulam. Ayan, kain na tayo. Wow. Ang sarap po, mga kamamshi. Tara. At itry niyo din po ang recipe na ito, mga kamamshi. Bukod na sa healthy na, sobrang napakasarap pa. Siguradong mag-enjoy ang inyong pamilya, ang inyong anak, ang inyong mga mahal sa buhay sa gulay na ito, sa recipe na ito na chicken broccoli. Try nyo na yan, mga kamamshi. Promise, sobrang sarap at masasarapan kayo. Healthy pa. Kaya, thank you for watching. And enjoy po kayo for watching my video. Thank you po.